And today, pag-uusapan natin ang inflation. At kung paano nararamdaman ng mga Pilipino ang pagtaas ng inflation. At ngayon, pumunta na tayo sa market at tignan natin kung ano ang karaniwang binibili ng mamamayang Pilipino at ang mga presyo nito. See you there! See you! Sa pagtaas ng inflation sa bansa, maraming mamamayang Pilipino ang naghigpit sa kanilang budget sa pang-araw-araw. 38% ng budget ng mga Pilipino ay nilalaan nila sa pagkain, 22% naman sa housing and utilities, 19% sa health and education and clothing, 13% sa miscellaneous, at 7% sa transportasyon. Hey guys! Andito na po kami ngayon sa supermarket para tingnan ang presyo ng mga bilihin. Sa panahon ngayon, ramdam na sa bulsa ng mga Filipino ang pagsipa ng presyo ng mga pangkaraniwang pagkain ng pamilya. Sa pagtaas ng interest rates ng Bangko Sentral ng Pilipinas, ang average na humigit kumulang na 13 pesos na dilata noong nakaraang taon, umalo na ito sa halos 16 pesos kada lata ngayon. Itinaas ng Bangko Sentral ng Pilipinas ang mga kabayaran upang mapanatili ang economic growth at halaga ng pera ng ating bansa. Pero ano nga ba ang inflation? At ano ang ilang sanhi ng pagtaas nito? Ang inflation ay ang pagtaas ng presyo ng mga produkto at serbisyo sa pagdaan ng panahon na nagre-resulta sa pagbaba ng kakayahan ng mga mamamayan na bumili. Ibig sabihin, kailangan mo maglaan ng mas malaking pera ngayon kaysa sa nagdaang taon. Halimbawa, ang inflation rate ngayong buwan ay 6.5%. Inaasahan na ang 500 pesos na basket mo noon ay magiging 565 pesos na ngayon. Ang sanhi ng pagtaas ng bilihin ngayon ay ang pagtaas ng langis sa pandaigdigang merkado at dahil dito, napapataw ang karagdagang gastusin sa mamamayan. Kasunod ay ang pagbaba ng peso kaysa sa dolyar. Ayon sa economic managers ng ating gobyerno, inaasahan na bababa pa ang presyo ng mga bilihin sa huling bahagi ng taon.
Ano-ano nga ba ang sanhi ng inflation? Narito ang mga sanhi nito at ating alamin. Una, ang money supply. Ang pangunahing sanhi ng inflation ay ang pagdami ng pera na umiikot sa merkado. Ito ay ang pera na umiikot sa ekonomiya. Nagiging sanhi ito ng inflation dahil ang pagdami ng pera ay ang pagdami rin ng pagbili ng produkto. Kaya ang maraming demand ng tao ay nagiging resulta sa mababang supply, kaya tumataas ang mga presyo ng bilihin. Pangalawa, ang national debt, ang utang ng bansa. Habang tumataas ang utang ng bansa, may dalawang opsyon ng gobyerno. Taasan ang buwis o dapat may monetary reserve upang makapag-imprenta ng pera pambayad sa utang. Ang pagtaas sa buwis ay magdudulot para sa mga negosyo na itaas ang presyo ng kanilang mga produkto upang mabayaran ang mga buwis. Pangatlo, ang demand pull effect ay sanhi ng dumadaming nais na pagbili ng mga tao ng produkto kaysa sa kayang isupply ng pamilihan. Dahil dito, nagtataas ang presyo kapag marami ang nagde-demand. Pang-apat, ang cost push effect. Nangyayari ito kapag ang mga ginagastos sa produksyon ng mga produkto ay tumataas. Kaya nagiging sanhi ito ng pagtaas ng presyo ng mga produkto na ibinibenta sa merkado. At ang panghuli, ang exchange rates. Ang pagbaba ng halaga ng piso ay nakakaapekto sa inflation. Pag bumaba ang halaga ng piso, ay tataas ang gastos sa mga iaangkat na hilaw na materyales ng mga tagagawa. Pag nangyari ito, ipapatong ng mga tagagawa ang gastos nila sa presyo ng mga produkto nila. Yan ang pangunahing sanhi ng inflation. Bumagal na ang pagtaas ng demand kaysa sa supply. Kapag kasi masyadong mataas ang demand ng mga bilihin kaysa sa pag-supply, ito ay magiging isa sa mga dahilan kung bakit bumabagal ang pagdago ng ekonomiya ng Pilipinas. Makikita sa datos ng Philippine Statistics Authority o PSA na bumagal ang porsyento ng antas ng inflation o ang pagtaas ng presyo ng mga bilihin at serbisyo tulad ng pagkain, transportasyon, tabako at alcoholic or non-alcoholic beverage para sa second quarter ng 2019. Ang inflasyon ay nakaugat sa ekonomiya. Ito ay narito upang manatili. Sa pagtatanong-tanong namin sa mga pamilihan ng mga presyo ng mga bilihin, lumalabas na mahal pa din ang kabuuang halaga ng mga bayarin. Gayunpaman, marami sa aming nakausap ay naghihintay at umaasa na dadating ang araw na uusbong pa ang ekonomiya ng Pilipinas. Narito ang kanilang mga pahayag ukol sa kasalukuyang laganap na sitwasyon sa pagtaas ng mga presyo ng bilihin. Ano po yung budget niyo sa pagkain, transportation, health, tas kung may ano po kayo, vision, tas miscellaneous pa po? Sa buwan, hindi ko naman. Nasa, ano siguro, mga 3,000. And sa akin, 5,000. Tapos sa food, kasi madami, hindi ka naman kami madami, pero ano. So, sa akin, 5 para dun sa transpo, sarili kong food. Tapos sa bahay, for food, ay 6. Separate pa yung month-long na ginugrocery. Sa buong isang araw na, nasa 1,000. Saan po kayo madalas bumibili ng mga pagkain at sangkap na kailangan sa pagluto? Sa palengke po ba o sa supermarket? Supermarket. Every day sa palengke kasi yung malapit. Pero pansa mga pang a month long na mga gamit sa supermarket.
Ramdam niyo po ba ang epekto ng inflation sa ating bansa? Oo, dapat. Bansa, sobra. Sa ngayon, mas kailangan mong maghigpit ng sinturon. Naramdam ko dahil nga, sabi ko na kapag nag-grocery, kumukunti na yung same amount pero yung item. Siyempre, yung minsan, yung mahal yung mga bilihin, yung budget. Diba yung budget dati, 500, ngayon nagiging 600, parang gano'n. Mas madami po ba kayo nabibili ngayon kumpara sa presyo ng mga bilihin noon? Mas marami noon, kunti lang ngayon. Hindi nga, kasi nga nagmahal yung mga presyo. So, mas kumukunti yung items. Kumunti yung items na nabibili doon sa budget kasi yung sahod namin hindi naman masyadong tumaas. So, kailangan magtipid. Nababawasan yung yung mga binibili. Kumbaga, tipid-tipid. Yun lang naman. Matipid akong tao. Kaya ko mag-adjust. Malaki kasi kung may estudyante ka. Ang estudyante, maya-maya na lang may dagdag. Ang aming palagay ukol sa inflation ay kung ito ay patuloy na tumataas, hindi ito maganda para sa ating ekonomiya. Sapagkat ang patuloy nitong pagtaas ay ang patuloy din ang pagtaas ng mga bilihin, kagaya ng mga delata, bigas, mantika, gasolina, at iba pa. Dahil dito, naapektuhan ng mamamayang Pilipino sa patuloy na pagtaas ng mga bilihin. Nalilimitahan ang kanilang mga nabibili sa pang-araw-araw. Naaapektuhan din ang kanilang mga budget. Kung tutuusin, ramdam halos lahat ng mga Pilipino ang epekto ng inflation. Katunayan, base sa aming mga in-interview, marami sa kanila ang ramdam din ng inflation. Dahil nagsisitaasan na ngayon ang mga presyo ng bilihin. Panggit pa nila, mas marami ang nabibili noon kaysa ngayon. Sa kabuuan, ang pagtaas ng inflation ay ang pagbaba rin ng halaga ng peso. Siguro, kung patuloy ang pagtaas ng inflation, dadating ang panahon na mahihirapan na bumili ang mga tao sapagkat ang taas na ng presyo ng mga bilihin. Dadating din ang panahon na wala na masyadong nabibili ang sweldo ng tao, lalo na ang mga minimum ang sweldo. Ngayon pa nga lang ay mahal na ang mga bilihin. Paano pa kaya sa susunod?